ay, ito na naman si Action Jackson. Action na naman. Ako, si Carl ang binabanatan dito. Pero protektodo siya. Niyawi, Psycots na naman. Inuulit ni Psycots yung ginawa niya, pre. Actually, nagpapalow siya, tapos full on damage, tapos susubukan ang follow-up ng teammates niya. Grabe, inuulit. Ano ba yun? Feeling ko, medyo ano yun. Legit naman na strat yun, actually. Oo nga, kasi, give the first blood, no? Oo, kasi yung ano niya, yung emblem niya, pag mas mababa yung buhay mo, mas mahapdi ka. Ah, para, kasi nga sa emblem yun, sa emblem no? Niya yun. Oo, tama. So, grabe, no? It makes sense. And just to buy time, kasi yung unang debt mo, okay lang naman, hindi masyadong ganun kalaki. Kaya sabi ko kanina, yung first blood, okay lang na ibigay. Sabi nila, isip nila, first blood lang naman eh. Lang naman yan eh. Pero kung mapabagal natin yung jungler ng kalaban, mas malaki yung impact sa kanya. Yun yung plano ni Psycots. Oo. Kay Carl TZ. Kaya go chew up din naman. Alam niya kasi kapag gumariba si Carl TZ, matatalo sila eh. Oo. Kumbaga, sabi niya kailangan nating banatan ng banatan si Carl. Speaking of banat, ayan, okay, na banatan. Alright, alright. Binanatan si Brands dito. Si Kurt pa rin to eh, sabi ko sa'yo eh. Sa'yo rin eh. Ang ibon talaga eh. Kailangan malayang lumipad eh. Huwag tayo masyadong ano, okay lang yan. Kaya yan ang mga hero ni Kurt talaga. Kung baga bukod sa mga assassin, meron pa siyang mga ganyan. Mga long range control mage. Oo, kung meron siya, yung mga long range control mage kasi ni Kurt. Ano yan eh, hindi yan yung basta-basta laging likod lang. Ano yan eh, parang nang nagsisimula lagi ng laban. Madiskarte yan. Madiskarte yan. Oo. Ilang beses natin napanood na gamit ni Kurt. Yung specialty niyan before nung siya yung pinaka main ano pa, si Eve. Diba? Si Eve, si Farsa. Si Kagura. Naalala ko, dati niyang tagaset si Heat. Diba? Kurt and Heat yan. Diba yun eh. Oo. Oh. So ngayon, tignan natin kung magkakaroon ng difference maker dito sa Lord fight. Na-petrify, nanakap din. At ayun si Kurt sa kanyang ultimate. Medyo nabitin lang yung onting sabog. Vile Turtle naman ang gustong kunin. Nina Carl TZ. Sabi ni Carl, sige, kunin mo yung ano ha. Yung akay ha. Akay pa rin ako. Akay din ako. Sa kala mo ha. Kala nyo, binaban nyo yung akay. Kina-counterpick nyo akay. Eh di magbabalintina ako. Eh di akay din ako. Galing ni Carl. Galing, no? Iba talaga si Mr. Carl Gabriel. Gucci wab. Carl Gabriel Nepomuceno. Ang maganda pa doon, kahit i-first pick nila yung ano, yung Valentina, eh pwede din gamitin ni Kurt yung sakali. Ah, tama. Kung mapasama yung draft ng tama, ano. Tama. May ano talaga, no? Nag-plan ang double echo, T, ang yeah. Echo. I have to comment. Big comment ha, dun sa drafting nila dito sa game na to. Nagbago, kasi kanina parang medyo basa sila eh. Ngayon, nag-respect ban sila. Tapos binago nila yung pattern. That's true. Now, ang kailangan gawin dito ng Echo is to maintain lang. Maintain lang yung ganyang lead. Oh, hindi tama, tulad tama. Kanina na na-overtake sila. Huwag silang magpapa... gangster. Magpapagangster dito kay Psycots. Sina-Psycots ka lang yan. Sina-Psycots ka lang ni Psycots. Tama. Kasi naman yung Masha, tatlo kasi yung buhay eh. Kaya naman talaga sa Psycoing ka talaga yan eh. Hindi mo alam eh, no? Minsan nga, pag nag... triple guardian helmet yan, lima na yung buhay niyan. Sa totoo lang. Oh. Pero ngayon, wala ka pang ganon. Wala pa. Eh, tagilid ka. Hahabulin ka ngayon ni Carl TZ. Carl, labuli mo, Carl! Habulin mo, lipatin mo! Mabagal. Mabagal yung hero lang, chill lang, chill lang. Walang-wala kasing respect, puso. Respect. Mabagal yung hero ni Carl ngayon eh. Oo, Valentina lang yan eh. Oo. Kailangan may dash ka muna. Nakagown so. Kasi. Nakagown si Valentina. Baka matapakan mo nga naman. Oo, madadapaka. Hindi mo alam, magka-ano ka pa, wardrobe malfunction ka pa dito sa ano, daming nonood eh. Kalmado lang si Carl dito, kalmado lang. Nakaw lang muna siya. So, ito yung nangyari. Kasi kanina, lugi yung Echo sa early game eh. Ngayon, because of the picks at nangyari, yung Parsa din, maganda yung Parsa. Kasi kung isipin mo, may ano sila, spam ng wave clear. True. So, with this Parsa, kahit na lumamang yung Ibos, eh, secret na yung gumagamit niyan. Ano lang, kumbaga, spam mo lang yung wave. Goods na kami, hindi kayo makapag-push agad. At mukhang dyan mas komportable si Kurt. Kasi kanina, mag-cushion ka, kailangan risky. Oo. Kayo, hindi mo kailangan mag-risk, makakagawa ka ng play. Oo. Tagal na rin niya kasing hindi nag-a-assassin eh. Season 9, puro mid lane mage siya eh. Oo, that's true. Plus, mahirap din yung kalaban niya kanina with Akadita. Kahit bawasan mo, hindi mo makuha. Oo, ayan, nakuha. Speaking of kuha, nakuha ni Carlito the Great! Ayan na. Ang turtle. Ako, titipihan nyo kami, ha? Titipihan nyo kami. Naku, pag sumagot talaga ng TV sumagot ito yan, si ako. Yawi Boy, Lover Boy, at si Carlito. Babatuhin ka ng tubig. Oo. Iinuman ka ng tubig sa mukha. Iinuman ka ng tubig. Oo, sa mukha. Ito, 2K. 2K ang kalamangan ng Echo, Mr. Carl. Kaso, ang kwento... Rockheart pala. Carl din kasi pangalan mo eh. Pero eto nga, Mr. Rockheart. Okay naman. Yung Matilda ay hindi nagiging effective sa laban na to. Ngayon, speaking of Matilda, lumipad yung Matilda dito. Nag-activate ng Dom this time si Brands. Nandito si Persik na naman. Pero hindi siya pakito hindi. Ngayon. Nauntog lang ng konti si Yawi.
hindi mo na kaya mang burst, hindi na nila kaya manggulat. Kailangan dahan-dahan yung atake ng Ibos. Ay, nag-iba kasi yung lineup nila. Oo. Utility jungle na sila. Yan ang problema sa atin ngayon. Pati yung mid laner nyo, wala masyadong burst. To, tama, Rakard. Kasi yung kanina, palag-palag sila sa early game nun. Kaya nilang makipagsabayan. Kaya nilang manggulat. Oo, apoy laban sa apoy. Ngayon, medyo ano sila, objective base. Nag-old school sila eh. Medyo umatras sila. Yung draft nila na halos pure damage ngayon, naging late game with the Melissa, tapos kailangan magulo si Psycots. Napipigilan si Psycots. Kumbaga, protect one nga yung lineup nila, no? That's true. So, kung iisipin mo, unless mag-damage talaga si Psycots. Pero, bansin mo dito, si Benny Cutie, man. Basag na agad yung ayan top lane. Ayan na, push siya sa mid. At nakapitas pa sa likod. Nakapita si Sanford. Good news para dito sa mga Orcas. Haharap ngayon si Yawi. Sabi ni Yawi, una ako guys. Ganun yung calls nun eh. Ganun ba yun? Oo, ganun yung calls nun eh. Paunayin nyo ako. By the way, mic check ng echo, panoodin nyo yan. Ganun. Laging hindi niya ni Yawi yun eh. Paunayin nyo ako. Una ako guys. At ngayon, problemado kayo ngayon. Ang bagyo, masyado yata maagal. Ay! Lumipad! Lumipad na naman ang ibon! Ang ibon ko na! Ang ibon! Ibon! At nahuli ka ngayon, Psycots! Makulit ka, ha? Hindi mo pwedeng basta-basta ganunin ang ibon ni Kurt Easy. Nice try. Muntikan. 10 seconds down. Si Psycots dito. 9K ang buhay ng Turtle. 8K, 7K. Nandito si na Carl. Umikot ngayon. Si Persik umikot. Ba-ikot si Carl. That's Beyblade! Beyblade! Nahuli si Persik dito. Tinamaan ang Curse of Flow. Hinila si Persik. Pero ang ibon! Op! Hindi tumama. Ang ultimate ng ibon. Magaling kumaripas ang iwas. Grabe ang ibon dito. Pare, ang sakit ng damage output. Ang ganda pa ng damit. Isang peacock. Peacock na ibon. Maganda mga input mo, brother. Tama yun. Binuhay mo, nagigigil sila kay Gardisi kung iisipin mo si Psycots. Eh, may lipad-lipad yun. May wings by wings. Actually, siya lang yung madaling i-pick up dito eh. Si Sanford, si Yawi, si Carl Tizzy. Hindi talaga eh. Mahirap talaga. Wala silang option. Tapos wala silang bursing. Siya lang talaga yung pwede. Madulas din. Si Benny cutie pwede, pero hindi naman nila nakikita eh. Likod na likod eh. Siyempre si Barca may pang smooth criminal din yan. Siyempre lumilipad-lipad din yan. So, good luck talaga. Sino ma-pick up mo dito? So, right now, Echo, malaking advantage nila. Kailangan i-maximize nila to if they want to get ahead. Sobra ka naman doon, Kuya Yawi. Grabe naman. Buti na lang ka mo may pang-save si Dreams with that heal and that shield. Actually, nakapwesto din si Sanford nasa likod. Oo. So, hindi yun full force ng Echo. Magpa-flank. Oo. Kuya Rakard, this is looking great for the side of Echo. Ayan na. Ay, grabe. Makulit ka. Carlito, dito. Ginagawang Lancelot yung Valentina. Oh. Double dash. Oh, isa pa. Carlito, dagay. Oh, kala mo talaga Lancelot yung Valentina niya eh. Lito the Great eh. Yeah, talagang nandiyo yung DNA mo eh, no? Na-assassin eh. Assassin ako eh. Meanwhile, in the bottom side, again, Echo is owning the game right now. 8 minutes in this game. Hindi makahinga ang Ibos Legends, Rakard. Bakit nga ba nangyayari ito? And again, all is up to the up to Brancy. All their power is on that Melissa. Si Melissa, si Brancy. And the problem is, hindi din makalaro yung Melissa, hindi maka-farm. Oo. Saan ka magpa-farm dito? Haabulin ka ni Cartesi pa ulit-ulit. Trinap dito. Feeling ko yung Ibos, hindi pwede sila ganito yung type ng strat nila. Yung 4 protect talaga. 1. Masyado nang madaming 4 protect 1 na nakalaban yung Echo. Kaya alam na. Sanay na. Ganyan ang ginagawa namin dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, 4 protect 1. Sabi ng Echo, ginsa natin ito. Actually, mas nakagulat yung lineup kanina ng Echo. Ng Ibos. Oo. Kasi hindi ganun ka-common. Oo. Pero ngayon, si Persik, sinusubok na naman pumasok. Nag-copyplay pero si Carl Tizzy pa rin makakuha ng Lord. Lamang sa retribution si Carl Tizzy doon. Nilabas na naman dito si Cuddles. Nag-ultimate si Hijume. But it's not gonna be enough. Nandun yung Dome. Pasok ngayon si Sanford. Sanford mapapa-out / out. Nothing's gonna happen. Yep. Yung Lord ay pupunta lang sa bottom lane. Magpupush si Psycots dito. Nako. Upi-extra lang si Psycots. Yan ang pinakamagagawa nila eh. Parang ito magiging problema ng Echo, Kuya Rakard. Si Psycots. Kailangan habulin, no? Oo. Pero, tingin ko, ang play naman ng Echo doon is lumaban lang tayo. I-push lang direct sa mid. Sakit-sakit ni Benny Cutie. Oo nga eh. Paala siya dyan mag-push. Mag-isa lang siya. The balls of fire na sinisipa ni Benny Cutie. Sa kanyang talaga. Bruno. Kaya importante makuha natin yung mid lane turret na to para makuha ng control yung jungle ng Evo. And this is it. Psycots. Alam nila na ito ang problem. Pasok si Carl, pasok si Sanford.
Sanford, pinapakitaan yung X-Ray ng kalaban. Pinapakitaan si Psychos. Medyo patient ang Echo ngayon. Nandito si Yawi. Yawi okay, with the one charge. Tatamaan ngayon si Persik. Persik napaikot na. Kailangan nila mag-counter go, pero nakuha dito yung Torre. Persik. Meron din ako niyan. Sabi ni Garth Easy. And there you go with the real world manipulation. Real world manipulation. Sabay ultimate ngayon ni Sanford. May clash ba na magaganap? Wala. Fake lang. Para sa dalawang kupunan na ito, inahabol nila ngayon Sanford, pero may dash yan. Meron din yung eye for an eye, pero mahuhuli ata Sanford dito. Sanford, buhay pa rin. Wala ko pa. Buhay pa Sanford, mukhang hindi na. 33 seconds down, pero nandun si Yawi with a save. Lumipad yung Panda, pero mission accomplished para dito side ng Echo to create space. Nandito pa rin si Yawi, mukhang tuloy pa rin yung laban. Nandun si Cuddles, basag ang Torre sa mid. Echo will just back off. Yan, basta buhay si Benny Cutie and merong isang pupuronta sa kanya. Feeling ko hindi siya mapipigilan dito ng EVOS Legends. Non-stop aggression and it's coming up onto 5k gold lead para sa team ng Pilipinas. Napakalupit ng Echo sa adjustment na ginawa nila unlike game number 1 na talagang pinuruan sila ng EVOS dahil doon sa nangyaring composition. Ito mahirap kasi Rakard. Pag yung hero mo, kunyari ah, nasa strat talaga eh. Kung yung hero nyo 4 protect 1 tapos hindi nyo alam paano laruin yung strat ng 4 protect 1. Mahirapan talaga kayo eh. Totoo yun. At lalo't ang aga pa lang nung Torre, nung sa top lane, basag agad yung Torre. So hindi talaga makaikot si Brands. Di pa siya nag-switch sa baba. Oo, tama. So, tsaka yung laban nila dito, hihintay nila yung real world manipulation. Eh, no? Doon yung laban nila eh. Si yes. Hijome, loob ng real world, tapos iipitin doon sa loob, tapos ilalabas yung Cuddles, tapos needles-needles sila. Ang gulo sana. Oo, yun yung gusto nila. Dapat lumaban yung Echo sa loob. Oo, sa loob. Nung box. Eh, paano pag umatras yung Echo? Lumalabas yung Echo eh. Lumalabas oo, lagi! Hindi sila umaano eh. Hindi sila nagpapabait doon yun. Sa real world manipulation. Hindi sila pumapatol. Hindi sila pumapatol eh. Kaya ang nangyayari, tinan mo, ang score natin 4-1. Hindi ganun kataas eh. Kasi very patient yung Echo dito eh. Alam nila na pag nilabaan nila head-on 5-on-5, malulugi sila. Kasi yun yung plano ng EVOS eh. AOEs eh. Gito kasi yun. Yung Echo, again, madulas at makunat din naman yung frontline. Madaming takas. And the other side, makunat yung frontline. Hindi lang maabot si Brands. Kaya low kill score game. Oo. Si Brands ang key to victory dito ng EVOS. Pero nakaready ang Echo. Hindi man naman ganun ka-shutdown si Brands. One death lang siya. Pero hindi sila makaporma. Si Benny Cutie ngayon ang pinupuruan. Pero napuruan ni Benny Cutie si Persik. Nahuli si Persik. Pulado ngayon si Psychots. Na-terrified. Ang ganda na-terrified doon. One bar na lang. Pero umikot ngayon si Carl TZ to save his allies. Ultimate na naman para kay Sanford dito. At sino pa ba makakakuha ng turtle? Si Carl Lito the Great. Lord pala yun. Hindi yung turtle. Pero ganun pa rin. Objective. Ganun din yun. 8K gold lead para side ng Echo. At ultimate mula sa ibon ni Kurt Easy! Naibutan! At doon na nga lumamang ang Echo. 6-1, 13 minutes in this game. Two heroes are down. Persik is down. Brands is down. Sabay watcher si Yawi. Nag-internalize na. Sabay may ultimate man ni Sanford. The Echo Express. Highlight reel is real. Kahit walang tinatamaan ang skill, basta may skill, palag na yon. Highlights talaga. Lamang ang Echo dito. Kailangan na ata nila mag-back. Pero mukhang hindi pa mag-back. Hindi pa yata. Poke lang muna ang ginagawa ng Echo. Pahabol naman daw yan. Ayan, all eyes on the prize here for Echo dito sa baba. Ayun o. Lord goes in, turret will go down. Team fight should happen. Pero ano ang inaantay ng Echo dito? Lord lang mo, ano, Torre lang muna. Torre lang muna. Yun yung call. Tower muna. Psychots, hinihintay niya. Psychots Melendez, hinihintay niya mawala yung kulong. At nag-ultimate pa. Uy, pero na-cancel. Na-cancel dito yung ultimate ni Hijum eh. This time, Echo will just push out the tower. Ngayon, nag-call na si Carl Easy. Basaga ball, guys. End the ball, guys. End the ball. Hindi pa rin nagbaback ang Echo dito. Buhay na lahat ng side ng EVOS. Kailangan ng EVOS dito ng the ultimate miracle play. Uy. Pero sabi ng Echo, baka ball. Respectable. Actually, that's a better call. Kasi right now, pag nagkamali kayo, mas mataas yung HP bar ng EVOS at mas pwede sila mag one-way push straight into the inhibitor dito sa mid. Kailangan nila mag-ingat din. Tama yung call yan. Ang galing ng call. Lamang sila eh. Lamang sila eh. Sabi nila, hindi naman natin pwede pilitin eh. Wala naman tayong pinipilit eh. Oo. Wala tayong minions mo, eh. Pinilit mo, hindi ano yun. Wala tayong hindi, minions. Hindi lubog sa loob. Oo. Oh. Wala tayong minions eh. Wala tayong minions. Kung may minions. Okay lang. Eh, walang minions. De, tama yun. I mean, again, all of them were low. Medyo mataas yung mga cooldown. Tito mo yung mga flicker, kaka-off cooldown lang. So, at that point, mas maganda yung team fighting ng EVOS kung sakali. So, maganda call yun, actually. Kung sino man nag-shot call noon, good. You don't need to good go shot call. Good shot calling. Alam nyo naman.
maximum damage dealt para dito sa Valentina. Kung sino man ang shot. Sino man shot call noon. Good job. Good shot call. Yun na lang talaga eh, no? Yun na lang. Yun na lang. Yun talaga eh. Good shot call. Kaya ba ito eh? Oh. And again, in the end of the day, hindi talaga maabot si Kuya Cartizzi and he is able to destroy Brands early on. Kaya ang ganda nung dire-direction team fight. Yun naman pala eh. Diba? May parsa naman pala eh. Parsa talaga eh. Parsa talaga eh. Ano mo ban yan mamaya? Pinigay pa ban nga. Pinigay ba ban yan? Or pipiliin ni Hijomi. Pwede. Kasi nagaganyan din si Hijomi. Pero ang counter mo doon, dapat mag-Valentina ka para mas masakit ka. Mas masakit, oo. Oh. Ang lupit kasi ni Carl, pwede niya rin nakawin yung Eve ult eh, no? Totoo yun. Totoo kaya yun. Hirap din talaga yung Ibos eh. So, pick your poison, di ba? Oo. Oh. Pero again, all of this is ano in the name of the game here para dito sa Echo. Overall, lamang na lamang 10k gold lead halos. Eto ah, Kuya Rockart. Risky ba itong Lord attempt na to? Naka-zone si Kuya Yawi ah. Basta malayo si Psychots ngayon, kailangan mata ng Echo na, uy, nasa baba yung mata. Kumbaga, ang call, kita namin yung Masha, kita oo, Masha. Oo, lima Masha. Tayo dito. Oo, yun ang call. Kapag alam nila kung nasan yung Masha, they will go for this Lord. Si Benny, oh. Ang sakit. Nami Psychots, na-diving niyang si Benny. Ang sakit ni Benny Cutie, Benny Cutie, with the volley shot, sandun pa rin si Persik. Nako, pero pinalayo niya kay Psychots, nag-ultimate na ngayon si Cartizzi. Si Cartizzi ang pinanata ni Psychots dito, pero tumaas ang camera natin. Nandun si Carlito the Great getting the kills. Nandun din si Sanford. Carlito the Great, inikutan dito si Franz. Pero sumabog ang mukha ni Carlito the Great. Pero nandun pa rin si Sanford. Dalawang nawala sa dalawang kupunan na ito. Nandun si Sanford, naiwan mag-isa. Sanford dash out. Sanford dash ulit. Hindi na pala kailangan. Medyo sumakit ang Ibos Legends. Actually, nadulas tayo doon kasi nadulas. Nasa likod si Cartizzi na iwan siya. Imbis na si Benny yung talunan, si Cartizzi nakita niya. Na, oo nga, yung si Ibon. Si Benny, ang ginangyari, ginawa ni Persik, tinalunan si Benny agad. Oo nga. Pinalayo niya si Benny, nilapit niya si Benny sa mga kampi niya. Tama. Tapos si Kurt nahiwalay, si Psychots. So yun nga yun, pang Psychots talaga ito si Psychots. Kung sino yung maiwan sa likod, siya yung dadambahan. Ni Psychots. Nitong Masha. Yes. And na-cancel agad yung feathered airstrike, hindi nakatulong dun sa laban nila. Binasa ni Psychots ang libro ng Ibong Adarna. Kaya natali niya yung Ibon. Pero tignan natin, 28k ang buhay ng Lord this time. Nandito si Dreams yung Matilda. Sumusubok si Yawi dito mag-counter go. Buhay lahat ng heroes. Interesting. Ilalaban pa rin nila. Tiyo mo si Benny. Tiyo mo si Benny. Bottom lane. Bottom lane. Kamera, kamera. Direk. Look at the bottom lane. Look at the bottom. It's a dead Masha. It's a dead Masha. Yung Masha, tumatakbo na. Oh, yung Masha nyo. Yung cameraman. Cameraman. Pero sige, gusto nila kunin yung Lord. Uli na lang. Psychots. May immortality pare. Ang daming maulat, buhay. Maulat. Ang daming buhay ni Psychots pala doon. Sino makakakuha ng Lord? Dalawa lang dito ang Echo. Si Cartizzi. Mr. Yawi. Not this time. Yawi the lover boy. With the Lord. Dawa si Benny. Si Benny. Pwede nyo na i-call guys. Game 2 will go to Echo. Makulit kayo ha. TV kayo ha.